Diyan mo makikita na itong nagahari-harian dyan sa San Juan, wala pong puso yan. Napakawalang yung tao niyan. Hindi ko po alam kung bakit napaka-insecure nitong mga nagahari-harian dyan sa San Juan. Eh, bagong salta lang naman sila dyan sa San Juan. Magkano ba binibigay originally? 7,000? 7,500. Tapos? Pero ang makukuha lang ng beneficiary ay 1,000 pesos. 1,000? Sabi so, 6,500 pesos ang kinaltas. So, saan daw mapupunta yun, 6,500, Mr. President? According sa video, no, nanggaling na po doon sa nag-record, ay yam daw po ay para kay Mayor at sa mga nasa taas. Hanap niyo po itong nagbigay ng video, nagbigay ng statement sa iyong video at mag-execute na kaagad ng affidavit para lumakas yung kaso natin laban dito sa mga ganid dito na, sa mga napakaswapang opisyalis dito sa bayan ng San Juan. Noong panahon ng pandemya, nagdi-distribute lang ako ng bangus. Oh, ano ginawa nung si Raulong Mayor na yan? Pinahuli ako, pinakulong ako. Thank you. Please proceed, Majority. We cannot agree more, Mr. President, with your statement. Mr. President, first two, may I move that we recognize the distinguished gentleman from San Juan City, the Kuya himself, the Senator Jinggoy Estrada, yes, to interpolate the good one, the better one, and the good one, Mr. President. And the cute one. Thank you, Mr. Yes, we'd like to recognize Senator Jinggoy Estrada to interpolate the good sponsor. Thank you, Mr. President. Will my younger brother yield to some questions, Mr. President? Yes, certainly. Anytime from my kuya. Well, this is the... Should I suspend for 1 minute? This is the first time for me to interpolate the good gentleman from San Juan. Alam niyo po, mga kasama, when I was in my office, I was watching the privileged speech of Senator Ejercito. At talagang hindi ako makatiis at talagang bumaba ako para talagang makinig. At nababahala talaga ako sa kanya mga sinabi. And I've heard a lot of news report about the corruption that is happening in the city of San Juan, where we both served as mayors. Pwede kong tanong, ilang beses po nagbigay ng ayuda sa San Juan? Nananggaling sa pondo ni Mayor or ni nung congresswoman dun sa San Juan? Ang pagkakalag po, meron silang ayuda. Tayo gusto rin natin sana pumasok, no? For almost 2 years, hindi tayo makapagbigay sa ating makababayan San Juan, hinaharangan basta po sa kalaban sa politika. So ang nakapagbibigay lamang ay yung galing po sa pondo ng congresswoman, nakapatid po ng mayor, at yung pong sa kanila. Ang maganda lang, nung nakagawa tayo ng paraan, nakapagbigay tayo ng tupad nung Disyembre, tumatuwa yung mga yung beneficiaries. Sabi nila, buti dito, buo naming nakuha. Yan ang sabi, no, nung mga nabigay namin. Kasi doon sa kabila, may kaltas. Yes, if my memory serves me right, I asked permission, I think it was late last year, from the office of the mayor, if I can use the gym, the San Juan gym, to have this payout, tong AX tsaka tupad dito sa ating mga kababayan San Juan. And they denied me. They denied the use of the San Juan gym. So ang ginawa ko po ay nagpa-payout na lang po kami meron sa isang maliit na kalsada. But prior to that, na pag-alaman ko na nagkaroon ng payout din sa San Juan gym, siguro a few weeks after, ang pondo
ay nanggaling sa ating mga kasamahan senador na malapit doon sa mayor ng San Juan. Sorry to say, babanggitin ko na po yung pangalan ng senador. Nagbigay po ng ayuda, kaya nagpapasalamat din po tayo na si Senator Bongo nagbigay din ng ayuda sa bayan ng San Juan, pero pinagamit ni mayor yung gym. Samantalang pag ako nagre-request, o pag ikaw nagre-request, hindi kami pinagagamit ng gym. Eh, paray tiga San Juan lang naman ang makikinabang. Yeah. Makikinabang at magbe-beneficio ron. At ganun din si Senator Amy Marcos, nakapagbigay din po ng ayuda. Pinagamit din sila ng gym. Pero kami ni Goodwin, hindi po kami pinagbigyan na gamitin yung gym sa San Juan. Hindi ko po alam kung bakit napaka-insecure nitong mga nag-ahari-harian dyan sa San Juan. Eh, bagong salta lang naman sila dyan sa San Juan. Ginong Pangulo, Mr. President, you mentioned earlier, I did not see or watch the video because I was going down. No? Meron kayo na banggit na isang beneficiary na in-approach ng isang konsel ba? Staff ng konsehal. At ang sabi, magkano ba binibigay originally? 7,000? 7,500. Tapos? Pero ang makukuha lang ng beneficiary ay 1,000 pesos. 1,000? So, 6,500 pesos ang kinaltas. So, saan daw mapupunta yung 6,500, Mr. President? According sa video, no, nanggaling na po doon sa nag-record, ay yan daw po ay para kay mayor at sa mga nasa taas. 1,000 lang ang talagang nakuha nila. So, willing, yung bang taong na nasa video na kinunan mo, na nag-attest na binabawasan sila ng 6,500, ay willing mag-execute na affidavit at ituro si mayor? Well, yan ang hinahanap namin. Actually, yung video na yon is directed to our colleague, Senator Tulfo. No? Hindi natin kinunan yun. Nakuha lang namin, pero nabura na po yan. Pero buti nakuha natin yung video at yan po ang ating ginamit ngayon. Tapos, yung second video naman ay yung mga staff na, no, ng konsihal na nagsabi rin na, nako, baka maano kayo niyan. Baka makasuhan kayo niyan nung ginagawa niyo. Yun yung sinabi ng beneficiary. Pero sabi, doon, maganda yung, mahaba yung video at talagang pinapatunayan na talagang kinakaltasan po nila. Your Honor, Mr. President, yung ayuda o yung tupad, no? Yung nakontuhan ay talaga kinakaltasan po nila. So, sinabi nung yung nasa video kanina na kinakaltasan sila ng staff ng isang konsehal, no? So, sa tingin niyo ba meron din cut yung konsehal? Ang sabi lang kasi para doon sa kay mayor at sa mga nasa taas. Alright, pwede bang malaman kung sino yung konsehal na yun? Ang staff na yun ay si Konsehal Paul Artadi na taga Balumbato. Oh. Alam niyo, marami rin po akong mga nakalap na mga balita na ultimo pati yung mga punong barangay sa San Juan ay kumukuha rin ng porsyento sa mga benepisyaryo ng San Juan. Meron ba ho kayo nababalitaan tungkol dun? Well, narinig ko na rin po yan at kanina nabanggit ko rin na yung pamasko, diba, nung nagmeyer tayo, binibigyan natin ng pamasko ang mga barangay officials. Yung kapitan, ang narinig ko, 15,000. Yung mga kagawad, 7,500. Pagkalaban, wala. Ang nakakalungkot dito, sa halip na manggaling sa sariling bulsa, madalas yan, sarili, pamasko nga, ay tupad din ang ginamit. Kailangan magbigay ng dalawang pangalan para po sa kapitan, para sa 15,000, at yung mga kagawad, isa naman. So, yan po ay sa halip na mapunta sa tamang benepisyaryo, yung tupad ay ginamit pang pamasko. At meron ba ho kayo nababalitaan na yung pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan dyan sa San Juan, o tupad man o AX man, ay binibigay lang nila sa mga sumusuporta sa kanila. At yung mga hindi sumusuporta sa ating pamilya ay wala pong natatanggap. Tama po ba ako?
Tamang-tama po yun. Kaya nga, you know, Mr. President, Your Honor, the reason why I refrain from talking about politics as much as possible about San Juan, kasi po nakakaawa eh. Yung mga taong hindi naman tayo ang tinatamaan dito, ang kawawa dito, yung mga kababayan na mga dating supporters. Kaya nga, tuwing nagsasalita, ay lalo silang ginigipit at tiniipit. Well, ano, sa tingin nyo, ano bang klaseng ayuda ang binibigay? Tupad ba o AX? Kasi yung tupad, kailangan lang magtrabaho. Meron pang orientation yan. Bago mo matanggap yung pera, ay mag-orientation. At hindi dadaan, at hindi binibigay na cash to. Inaano ito sa, ano yan? Palawan. Voucher. Voucher, no? Voucher. Dinidiretso na sa account nung beneficiaries. So, malamang ay AX to na binibigay sa ating mga kababayan at kinakaltasan pa nito mga walang yan taong dito sa San Juan. Well, both. Parehong ginagamit, no? Kung hindi man AX, yung tupad na dapat ay cash for work, ay nagbibigay na ng pangalan pero hindi naman talaga tatrabaho, pero yun ang pinamimigay. Yung AX naman, balita ko pinamigay ay binigyan din yung mga City Hall employees kahit na hindi po sila pwedeng hindi sila pwede dahil sila po yung empleyado na, pero nagbigay din ho na sila ng pangalan, nagbibigay ng pangalan para ginamit pong incentive yung AX naman para mas sa mga City Hall employees. So tingin nyo ba ang yung pondo na pinamimigay nila bilang ayuda sa ating mga kababayan ay pondo ng congressman? Wala bang pondong mayor ng Tupad o AX? Wala ko. Yan ay galing sa ano eh, galing sa DOLE, no? At galing sa DSWD. So galing sa pondo din ng congresswoman ng San Juan. Galing sa Congress 'yan. All right. Mr. President, kanino ba ho i-refer itong privilege speech mo sa Committee on Local Government? Kung hindi man, pwedeng Committee on Local Government, probably Blue Ribbon, no? Yung kasi po ito yung DSWD, supposedly DSWD or DOLE ang mag-i-implement ng programa, pero mukhang may irregularidad. So it depends on our committee on rules kung saan. Siguro pwede natin ipatawag lahat ng mga punong barangay, yung 21 barangay captains ng San Juan, dahil marami rin tayo nababalitaan at marami rin gustong magpatunay na itong mga barangay captain ng San Juan ay talagang involved din sa pagbabawas ng ayuda na dapat ay para sa ating mga kababayan o ating mga beneficiaryo sa San Juan. Kaya naman po ako'y umiinit na naman ang ulo ko pag nakakarinig ako nitong mga ganitong klaseng imbis na ibigay na lang, isusubo na lang sa bibig ng ating mga kababayan mahirap, ay kinukuha pa nitong mga yung sinasabi mong konsehal at yung kasabot na rin yung mga mayor, pati siguro yung lahat ng mga konsehal ng lungsod ng San Juan ay patawag na ng appropriate committee para maimbestigan, to shed light on this matter. And this should and must serve as a stern warning not only to the officials of the city of San Juan but to the whole nation, na kung meron po magbibigay ng ayuda ay dapat buong buo ang ayuda ang ibibigay. Dahil nung ako po ay nung nakaranto, nung nakapagbigay po tayo ng ayuda, sinisiguro ko at sinasabi ko po sa taong bayan, sinasabi ko po sa aking mga kababayan, ito pong ayuda ng ito, halimbawa 5,000, ito pong 5,000 ito, buong buo ay mapupunta po sa inyo at wala pong mag-aabang dyan sa likuran ng gym para kaltasan kayo ng pera. Kaya hindi katulad, lagi ko nga sinasabi, hindi katulad ng mga binibigay nung itong kasalukuyan nakaupo dyan sa munisipyo o dyan sa City Hall, na kapag nagbibigay sila ng ayuda, may bawas ka agad. Katulad nga na sinabi nyo kanina, 6,500. Imagine, ang dapat sa iyo, 7,500, 6,500 ang makakaltas, 1,000 lang ang makukuha mo. Sana hindi ka naman lang pumila. Diba? At sana mahanap niyo po nagbigay ng video, nagbigay ng statement sa iyong video at mag-execute na kaagad ng
affidavit para lumakas yung kaso natin laban dito sa mga ganid dito na, sa mga napakaswapang opisyalis dito sa bayan ng San Juan. Yun lamang po at maraming salamat. Eh, maraming salamat. Actually, maganda rin na nakapaggawa tayo ng paraan na nakabigay ng tupad at AX. No, kahit na ayaw tayo pahiramin ng mga facilities. Ng mga facilities, no? Kasi nagkaroon ng comparison eh. Doon nagkaroon actually ng alingasaw. Dati haka-haka lang, pero nung nabigay, nabigyan natin yung mga beneficiaries natin, ang talagang madalas na sinasabi, buti po sa inyo, buo. Yung pong nakuha namin, dati may kaltas. At ito lang ang binibigay. Kaya malaking bagay din na nagawa natin ng parang kahit na hindi tayo pinahiram ng pasilidad, ay nalaman ng mataga San Juan na yung pong ayuda at yung AX ay ganun pala ang halaga dapat na makuha nila. Sa atin nakukuha yung karapat dapat. Tsaka, if I may add, Mr. President, katulad nga nung nakarang karawang ko, itong nakarang linggo, hindi na po ako naglakas loob na humingi ng permit para magamit yung San Juan Gym. Ako'y dumiretso na lang dun sa Phil Oil kung saan ay privado yata nag-umuupa nun. At nakiusap ako kung pwede gamitin yung Phil Oil yung arena. At dun po ako nag-distribute ng mga bigas, dilata, para bigay sa ating mga kababayan San Juan. Ngunit ano po nangyari after that? Nabalitaan siguro ng mga Poncio Pilato dyan sa City Hall. Ultimo yung pangulo ng barangay captain. Sasabihin ko na, yung barangay captain ng Barangay Edition Hills, si Herbert Chua, kinastigo ang mga barangay captain kung bakit sila nakipag-cooperate sa pagbibigay ng mga ticket. Imagine, ibibigay na lang yung magbibigay nilang tayo ng tulong dito sa ating mga kababayan, gusto pang harangin. At nangyari na rin po yan. Nung panahon ng pandemya, nagdi-distribute lang ako ng bangus. Ano ginawa nung siraulong mayor na yan? Pinahuli ako, pinakulong ako. Kompleto naman ako, nakasuot ako ng PPE. May social distancing pa. Mamaya-maya nakikita ko may mga mobile car na, mga lima. Tapos nilapitan ako nung chief of police. Senador, pero hindi na ako senador noon. O bakit? Meron ba akong violate? Pinapahuli ko kayo, pinapaimbita ko kayo ng secretary ng DILG. Ito secretary pa rin, si Gerald Anyo. Sabi ko, nandun ba si Gerald Anyo sa presinto? Wala po, piniimbita lang ko kayo. Imagine, ito lang pagbibigay ko ng bangos sa panahon ng pandemya na kailangan ng taong bayan ng pagkain. Ipinagkait pa nila. And these products are perishable products that needed to be disposed right away. Kung ito pong mga bangusto, galing po sa fish pen ng nanay ko sa Zambales. Nagkataon na nag-harvest and nagkataon wala naman bibili sa palengke dahil COVID nga, may pandemya. So sabi na nanay ko, sige, pamigay mo na lang yan sa mga mahihirap. So yun ang unang ginawa ko. Tinawag ko yung mga leader natin sa San Juan at pinagbibigyan ko ng bangos. Bigla na lang akong pinahuli nitong itong mayor na ito. At inamin niya man niya. Nagpa-presscon ka agad siya nung ako'y nasa presinto. Kinonfirm niya na pinahuli raw niya ako sa mga polis dahil marami raw ako violate na protocols, mga safety protocols, health protocols. Hindi naman totoo. May social distancing, nakasuot ako ng gloves or whatever, may face mask, face shield, naka-PPE ako. Wala man akong binaviolate. Diyan mo makikita na itong nagahari-harian dyan sa San Juan, wala pong puso yan. Napakawalang yung tao niyan. Imagine, ibibigay mo nila sa taong bayan, magkakait pa nila. Tulong, porque tulong ko. Tulong ni Senator JV, ipagkakait nila, pagbabawal nila. Hindi naman tama yun. Pero ako naging mayor, si Senator JV naging mayor. Lahat pag merong sakuna,
Lahat ng mga gustong tumulong sa bayan namin, welcome. Wala kaming pinagkakait. Wala kaming pinagbabawal. Ngunit ito, malayo, malayo ugali nito. Basta sa kalaban na gustong tumulong, pagbabawal nila. Yan ang ganyan ang klase ugali niyan. Yun lamang po, Ginoong Pangulo. Salamat, thank you. At maraming salamat sa paglabas nito. Pero nakakalukot ang gabi, Sir President. Ay dapat po sana pag ito'y tulong, kahit kanina pa nang galing, ang magbe-benepisyo naman dito talaga yung mga kababayan natin, no? Na basta ito'y makakarating sa kanila. So that's again, as much as possible, I didn't want to talk about San Juan kasi nga mas lalo po silang ginigipit sa tuwing ako po'y, kami po'y nagsasalita sa nangyayari sa aming bayan. Pero ito medyo glaring na kasi masyado dahil yung again, yung tupad o AX na dapat mapunta sa kanila, kinakaltasan. Ang nakukuha pa nila, mas maliit. At ito po experience na binanggit ni Senator Jinggoy, pag galing ho sa amin, na ang magbe-benepisyo naman ay mga kababayan namin, talagang hinaharang at pinagbabawalan. And I'm hoping that with this, ay hindi lang man to parokyal, Your Honor, Mr. President. I hope it does not it opens the eyes na kailangan magkaroon ng safeguards na hindi na mangyari ito sa ibang lugar din sa ating bansa, lalo na sa far-flung areas. If can happen right here in Metro Manila, mas lalo pa sa ibang lugar, kasi nakakatakot po rito. This is cash, we're handling cash. Kinakailangan mo talaga mas mahigpit ang pag-implement nito para masiguro na makarating doon sa tunay na beneficiaryo. Thank you, distinguished sponsor. I'm just happy to witness that the two of you speaking to each other finally. Mr. We'd like to...